Hi guys! Welcome to my vlog. So for today's video, isi-share ko naman sa inyo kung paano tayo makapag-book online para makakuha tayo ng passport sa DFA. Pero bago yan guys, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Ngayon guys, dito sa Google search ng cellphone ninyo, click nyo lang yan. Then dito sa my search, search nyo lang yung DFA appointment. Ayan, so click nyo lang yan, DFA appointment. Then lalabas na agad yung ganito guys. So ito na yung mismong website. So click nyo lang yan para ma-redirect tayo mismo agad sa website. Ayan, so ito na yung passport.gov.ph. Ayan, then dito guys, scroll nyo lang pababa. So, ito yung mga terms and condition ni DFA. So, basahin nyo yan kung gusto ninyo. And then, dito sa my box, guys, click nyo lang yan. Ayan. So, para makapag-proceed kayo, kailangan nyo yung i-check. And then, dito, guys, click nyo lang yung start individual appointment. Ayan. Click nyo yung start individual appointment. Individual appointment site location. So, nakalagay dito guys, pag once na may asterisk na color red, so ibig sabihin, required yan na pipilapan. Ngayon, scroll nyo lang pababa. So, dahil tayo ay nasa Asia Pacific, yung region natin, so wag na natin yan baguhin. Ayan. So, next is country special administrative region. So, Philippines pa din tayo, so wag nyo na din yan baguhin. Scroll nyo lang pababa. And then, dito sa site, please select a site. So, click nyo lang ito para makapag-select tayo. So, dito guys, dito na tayo mamili kung saang DFA tayo kumuha ng passport natin. So, piliin nyo lang, of course, yung mas malapit sa inyo. Ayan, so ito na lang yung pipiliin ko, DFA Manila, Asia na. So, click natin yan. Ayan, so pag once na mag-process na tayo ng passport natin, so ito yung site na kailangan nyong pupuntahan. Yan yung site na pinili ninyo kung saan dyan kayo kukuha ng passport ninyo. Ayan, then yan na yung office name niya. Ayan, so ito na yung complete address niya. So yan yung complete address, yan yung pupuntahan ninyo pag kukuha na kayo ng passport ninyo. Yan na yung contact number nila pag may gusto kayong i-inquire sa kanila. Ayan, scroll nyo lang pababa. And then, ngayon, click na natin itong my box. Ayan, then, pag may check na, click nyo lang itong next sa baba. Ayan, then, dito guys, scroll nyo lang pababa. So, ito na yung site kung saan kayo kukuha ng passport. And so, mamili kayo dito kung anong date kayo magpa-appointment. So, dito guys, as you can see, naka-color red na yung June. Ayan. So, ang ibig sabihin ng naka-color red is fully booked. So, ibig sabihin, wala nang bakanting appointment online sa June. Ayan. So, ngayon, click lang natin ito para makapag-book tayo ng July. Check natin kung meron pa. So, click natin yan. Ayan. So, dito guys, as you can see, ang July is fully booked na din. Ayan, naka-fully booked lahat din yung July. So, ganun lang din. Check natin, click natin ito. Check natin yung August. Ayan. So, as you can see guys, ang August is puro naka color green. So, ibig sabihin, available siya. So, halimbawa, magbubook tayo ng August 2 kasi as you can see, nakalagay din dito, earliest available appointment is August 22 onwards. So, yan na lang yung available na pinaka-earliest. So, pinaka-malapit. So, ngayon, click na natin itong 2. Click natin yung 2. Ayan. And then, scroll nyo lang pababa na nag-color blue na. So, ibig sabihin, yan na yung na-pili. And then, dito naman sa baba, as you can see, ito na yung time.
So, ang time ng mga ganitong oras, 8 ng umaga, 9, 10, 11, 12 is fully booked. Ayan. So, pipiliin na lang natin itong, 14. So, ibig sabihin, alas 2 to alas 3. Ayan lang natin ito, guys, dahil ito na lang yung available. Ayan. And then, dito sa my box, click nyo lang yan. Then, pag may check ng color green, click nyo lang yung next sa baba. Ayan. So, sabi dito, the system asks for additional information when applicant is minor. So, of course, pag minor yan, may mga dapat pang mga extra requirements. Ayan. Then, dito guys, sa my box, click I agree. Ayan. So, may blue na check na. Ngayon, lagay nyo lang yung phone number ninyo dito. Pag wala naman kayong phone number dito, guys, huwag nyo lagyan. And then, optional lamang yan dahil walang asterisk. So, dito, mobile number, yung cellphone number ninyo, may asterisk. So, dapat lagyan nyo yan. Note dito guys, double check all the information na pinilapan ninyo. Dahil pag once na may mali dyan is conflict yan sa pag-apply nyo ng passport. Kaya again, double check all the information. Ngayon, click nyo na itong next. So, ito naman guys is your father's information. Ayan, then dito, scroll nyo lang pababa. Then, dito guys, application type, click nyo lang ito. Ayan, so, pili kayo kung kayo ay magre-renew ba. So, click nyo yung renew. Kung nawala yung passport nyo, so, lost. So, kung kayo ay bago, click nyo yung new. Ayan. Then, dito, basis of Philippine citizenship. So, click natin yan. Ayan. So, paano nga ba kayo naging Pilipino? So, true birth ba, election, marriage, naturalization, RA 9225 or others. So, kung kayo ay pinanganak dito, so, click nyo yung birth. Ayan. Kadalasan naman sa atin is birth yan. Pinanganak tayo dito sa Pilipinas. Then dito, are you foreign passport holder? So no lang. Then emergency contact person. And next is, click nyo lang itong next. Ayan, then dito guys, ito na yung address ninyo. So ito yung pipilapan. Then next is, ito na yung pinilapan natin kanina. Ayan, so ito yung mga details na pinilapan natin kanina. So, again guys, double check all the information. So, ang kulit ko. So, double check nyo yung information nyo dito guys kung tama nga ba ito lahat ng mga pinilapan ninyo. And then, kung may mali guys, click nyo lang yung edit para ma-edit nyo pa yung mali dito. So, kung tama naman yung lahat, na double check nyo, tama naman. So, click nyo na itong dito sa baba. Ito. Ayan. So, click nyo lang yung my box. Then, pag may color green na check na, click nyo lang itong my box ulit. Ayan. Ayan, may check na din. And then, click nyo yung confirm sa baba. Ayan. So, nandito na tayo sa payment. So, please choose a processing type. So, dito guys, pwede kayong mamili kung regular processing ba or special processing. So, kung kayo ay nagmamadali, so, ang piliin ninyo is itong 1,200. Kung hindi naman kayo nagmamadali, so, dito kayo sa 950 pesos for 12 working days. So, mamili kayo. So, halimbawa, gusto nyong regular processing. Ayan, clinic ko na yung circle. May blue na siya, yun pinili ko, 12 working days for all consular offices. Ayan, so hindi tayo nagmamadali kaya ang pinili natin is regular processing. So dito guys, mamili kayo kung anong payment ang gusto niyo. Please choose a payment method. So gusto niyo over the counter, pwede. Pwede din credit or debit card. Ayan, then dito other services, you will be charged 150 for this courier services kung gusto niyo nang ipa-courier. Ayan, so wag yan. Ngayon, ito na yung babayaran ninyo, 950 pesos. Click nyo lang itong pay now.
So, ayan guys, important advisory. Click nyo lang itong my box. Ayan. Ayan, so nakalagay din dyan guys, by checking this, I agree that on the date of release, my authorized representative will pick up my passport at designated passport pickup location listed below. Ayan, ngayon, click nyo na itong okay. So, take note dito guys ha, you're choosing mode of payment, may charge a convenience fee. Ayan, so pag online ang gagamitin ninyo, may convenience fee yan. Pag once naman na over the counter, walang convenience fee. Then, fees must be settled within 24 hours upon receipt of the reference number. Your bank may not be available on weekends and holidays. So, within 24 hours lang, dapat bayaran nyo na. Then, processing fee is not refundable and not transferable. Ayan. So, hindi yan i-refund sa inyo pag once na bayaran nyo at saka hindi kayo makapagpunta doon. Kaya dapat pupuntahan nyo pag once na nakapag-book kayo at nabayaran nyo na, puntahan nyo yung appointment ninyo dahil hindi yan marirefund sa inyo. So, mapupunta na yan kay DFA yung pinambayad ninyo pag once hindi nyo pupuntahan yung appointment ninyo. Ngayon, click nyo na itong proceed to payment. Guys, as you can see na sa card natin, 1,000. So, click natin yan. Bakit 1,000? Ayan. So, as you can see, guys, ang convenience fee is 50 pesos. So, 950 plus 50. So, 1,000 pesos. Ayan. So, mamili kayo dito kung paano kayo makapagbayad. Pwedeng Paymaya, pwedeng GCash. Ayan. Then, pwede din sa inyong debit card or credit card. Ayan. So, ngayon, click na natin itong GCash. So, halimbawa, magbabayad tayo sa GCash. Ayan. Ngayon, click nyo lang itong next. Then, hintayin nyo lang yung code, guys, na dumating. Ayan, dumating na yung code. 240708. And then, click next. And then, dito, lagay nyo lang yung password ng GCash ninyo. So, huwag kayong mag-alala dahil ito ay safe and secure. And then, click next. Ayan. So, dito guys, ang nakalagay dyan sa akin is not enough GCash balance dahil, of course, ito ay for vlog purposes lamang. So, wala talaga akong balak mag-book ng appointment online sa passport or sa DFA. So, ganun lang guys kung paano makapag appointment online para makakuha tayo ng passport sa DFA. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!